laking patalikuran ka na ang buong mundo. Today is solid proof of God's faithfulness. Right here. 14 years, 3 months, and 5 days. Wow. How great is God, diba? So clear, it's better than we. First of all, I want to congratulate you on your wedding. I am very happy to see you getting married. Grabe ang emotions kanina. Ramdam na ramdam. Iyakan ba ito, Ama? Sobra. Nag-uumapaw. Ramdam na ramdam namin ang pagmamahal niyo sa isa't isa. I'm marrying my soulmate and my best friend. And today, we will become one family. Thank you for accepting me and saving my life. Actually, mas open ako kay John in terms of like problems, hindi sa kapatid ko. And thank you for taking care of my kids. And I'm so happy na tinuloy niyo pagpapasa niyo. Alam ko at naiintindihan ko kung gaano kayo ka-cautious, lalo na ngayong pandemic, pero sobrang saya ko kasi sinuporta niyo yung decision namin na ituloy during this time. We appreciate it. Thank you, Lord God. Binigyan mo ako ng ganitong klaseng tao na kahit kailan hindi ako iniwan at pinabayaan, and most of all, naging gabay para maging maayos at mabuting tao. That my tita, who loved to tease and make me cry when I was a kid, would also become my best friend and confidant as I grew up. meanwhile... O bakit iiyakan na? Girls like me are always told to choose the right one, the perfect, the flawless partner. Pero how can we really know? Walang tayo, di ba? Tapos na yung nakakamit. Almost half of my life, ikaw ang kasama ko buong for 14 years. Ito na tayo sa altar, sa harap ng Diyos, at sa mga mahal natin sa buhay. I promise to always protect you from harm, to stand with you against your troubles when it feels like the world is against you. I promise you still have me in your corner if you want. I will be your eyes when you can't see things clearly. Tulad ng paghanap ng gamit mo. Dahil tinig mo yung pinanggagamit mo, di ba? You know me better than anyone else in this world. And somehow, still you manage to love me kahit ang dami kong kalokohong nagawa. I'm sincerely and really sorry for that. Sa akin, si Carla, welcome na welcome ka sa pamilya namin. Kasi nakita ko kung paano mo minahal yung aking anak. At alam kong mahal na mahal ka rin ng anak ko. Na sana magkaanak na kayo at
habang buhay niyo nang gagawin dito para sa inyong dalawa. Basta ako nagpapasalamat at napunta ka sa pamilya namin. I am really grateful to have you officially in our family, Carla. I'm really, really thankful that you came to my brother's life. Thank you for keeping up with my brother. Not all women is as strong as you to surpass all the life issues you had in your relationship. You are godsend. Hands down kami sa'yo, Carla. Sure. Diba? As John said earlier, you saved his life. Totoo yun. You never leave his side. We all know how much you love John. Just please don't get tired of taking care of my brother. Ganyan ka pinag-ibay ng meron ko namin. Like, there's still a part of me today that I cannot believe that I'm the one who gets to be ako yung papakasal ko. Welcome to Mr. and Mrs. John and Carla Gonzalez. Ba't ako naiiyak? Si Jojo kasi parang kapatid ko na saka si Carla. So, kaya po sobrang thankful din ako kasi nakakuha ko ng kapatid sa kanilang dalawa. And congratulations. I'm looking forward for more babies very soon. Gustong-gusto na ni Jojo kasi nga nag-promise siya sa akin na gusto ko na kasi ready na ako. So, asahan mo tito magbuko sa bukas. I am very happy that you get to marry the woman of your dreams. And to my Tita Lai, I'm so happy to see you walking down the aisle, glowing with beauty and happiness as a bride. Sa aking balay, bagong balay kay Maring Les, at kung paano pinagtiyagaan yung aking anak. Alam nyo naman yan, bunso, spoiled, corrupt, pero hindi naman bayolente. Diba, first time na nakita ko sila nag-away, nawa ako kay Carla, although ang tapang niya talaga, nagulat ako, pero tama lang na ipinagtatanggol niya yung pagmamahalan nila. Lahat na lang siguro ng negative na basang ang inisip ko lang na siya nga, nagawa kong good kasi nakagraduate naman siya. Pero ginawa mo siyang better. Lahat na sinabi tungkol kay John na bad boy siya dati. Ang tingin ko naman sa kanya ngayon, very good boy siya. Good boy siya ngayon. Maasahan siya sa lahat. Napakamasikaso niya. Lalo-lalo na kay Carla, sa aming pamilya. Sa pamilya ko, sa probinsya, magkakahiwalay tayo. Pero nakahanap ako ng pangalawang bahay ko na tinrato nila ako bilang as parang unang pamilya din nila. So, Jay, ano ba yan? Iiyakan ba to? Needless to say that I was there to witness everything. The fights, the struggles, the happy moments, and everything. They have been together since I was a kid. They're like pretty much my second parents. I always look at them and think, I want what they have. It's just the beginning.
have imagined different versions of our wedding, but this comes in. This is exactly how I wanted it to be. For all it wasn't, and for all it could have been, it was still really the best. It is what, when, and how God intended it to be. Madali ang buhay mag-asawa, pero I promise kaya natin to. And to think that you're a woman of strength, courage, and dignity, a woman who will not easily give up. I admire you simply because of your kind soul, tender heart, and positive mindset. I am never so grateful for your love and selflessness. Ikaw ang motivation ko, idol ko. Ako sa yunon na kailanman. Hindi ako susuko sa kung anong meron lang. Araw-araw ako magkakaparawa sa Panginoon. Napagtibayin tayo sa pagsa habang puro. With God, kaya-kaya natin ito. COVID nga, di ba? Nagbibigay ng lakas ng loob sa akin at inspirasyon para mabuhay sa mundo na to. I cannot promise you that tomorrow will be perfect. But I can definitely promise you my loyalty, respect, and my unconditional love for a lifetime. I promise to be faithful and supportive and to always make our family's love and happiness my priority. Sabi nila miracles can't really happen. Pero bakit andyan ka? I will be yours in plenty and in want, in sickness and in health, in failure and in triumph. I will be with you sabay tayo maglalakbay. Huwag na lang nalang mga sumakatang with your health and hope you want to go. Ikaw ang milagro ko. Dandahin ko at pakinagtag ko. When we can't even try to be a better person ourselves. Yan ang lagi kong tanong sa sarili ko sa tuwing may pinagdadaanan tayong pagsuporo. I prayed and then God made me you. Hindi ako pwedeng sumuko.